puso, matapos ang masusing pagpaplano, masisimula na po ang ating Rebuild Marawi Project na layo magtayo ng mga Kapuso Classroom para sa mga mag-aaral ng Marawi, kabilang na ang mga naapektuhan ng gera nung isang taon. 10 silid-aralan ang ating ipatatayo sa labas na kung tawagin ay the most affected area. Mayigit isang taon matapos ang hindi makakalimutang gera sa Marawi, heto na ang hitsura ng syudad. Bakas sa mga nakadapang infrastruktura, kung gaano ito pinahirapan. Kabilang dyan ang mga paaralan. Ang kambal na sina Hussein at Hassan, sinamahan namin sa loob mismo ng most affected area para bisitahin muli ang kanilang eskwelahan. Pero katulad ng ibang mga infrastruktura dito, halos wala na rin bakas ang kanilang paaralan. Ang tanging alaalang kanilang naabutan, ang librong ito, nabasa na at hindi mapapakinabangan. Nawala na kami ng saya kasi nawala yung eskwela namin. Nakaiwayway na kami. Yung lahat ng classmates ko na hindi ko nakita. Sa ngayon, sa Camp Bagong Amay Pakpak Elementary School, sa labas ng most affected area, nag-aaral ang kambal. At bilang bahagi ng ating Rebuild Marawi Project, atin ang sisimulan ang paggawa ng mga classroom sa labas ng most affected area sa tulong ng ating mga partners at donors. Noong nakaraang linggo, ating isinagawa ang groundbreaking ceremony sa Camp Bagong Amay Pakpak Elementary School na isa sa ating mga beneficiary. Kabilang din sa papatayuan ng Kapuso Classroom ay ang Pendolonan Elementary School. 10 silid-aralan ang ating ipatatayo sa Marawi. Nung nakiusap sa amin ang Task Force Bangon Marawi at saka ang DepEd na kung may plano daw kami na magtayo ng classrooms, then magtayo daw po sa labas ng most affected area. Nang sa gayon, yung mga na-displace ay makabalik at meron silang lilipatan ng mga schools.